Believe me well, ayat Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Mission Ship Sangyang, the program is like easier to subscribe, and post notification bell for update every day that new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. May kapayapaan, kapag ang Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Itibaling ko sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Mabatid sa araw na ito ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa kanyang kabutihan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang Panginoon na nagabay po sa atin. Hindi po tayo talaga nagkulang sa ating mga pangailangan dahil po ang Diyos na ating pinaglingkuran, Diyos na mahabagin, mapagbiyaya at puspos na awa, banayan po siya sa pagkagalit. Isa Hunas chapter 4 verse 2 na ang Panginoon talaga natin, Diyos po siya na mahabagin, mapagbiyaya at puspos na awa, banayad po siya sa pagkagalit. Kaya mga patid, magpatuloy tayo na magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan hanggang sa mga araw na ito. Ay patuloy po tayo na ginagabayan at tayo po ay tinuturuan ng kanyang salita upang na matit ay matatag, no, sa ating pananampalataya. Na pinakamahalaga mga kapatid na alam po natin ang salita ng Diyos dahil po sinabi po sa banal na aklat dito po sa Huwil Kabanata 2 talata 13 na kailangan natin magbalik loob sa Panginoon. Yan po ang pinakamalaga sa lahat ng bagay anuman ating nakamtan dito sa limutan, pero ang pinakamalaga na magbalik loob tayo sa Panginoon, magsisina po tayo ang buong puso at hindi pakitang tao lamang napatid. Kailangan natin ipakita sa Panginoon, hindi sa tao lang. Kasi kung tao lang ating pakitaan, ating katwiran, ay hindi po mapatid tayo magpapatunay dyan. Pero kung sa Diyos po tayo magpakita ng totoo na pagsisi, ay matatanggap natin ang kapatawaran. Kaya kailangan natin magbalik loob sa Panginoon para po na hindi masayang na mga panahon na hanggang sa mga araw nito ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano talaga nakabuti po. Kaya itong ating ginagawa, itong mga video na pinapost po natin, so huwag kalimutan mag-like. Share natin ang salita ng Diyos para po na hindi po tayo isang makakamit ng kaligtasan, kundi sa lahat na makakarinig ng salita ng Diyos ay naway mag-isa po tayo sa pag-asa nito. Mga kapatid, sa oras nito ating ipangaral ang salita ng Diyos upang na malalaman natin ang ating katayuan, kung talagang karapat-dapat na ba tayo o hindi pa man. So alam Diyos na po nakaalam dyan. Kaya kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, nalalaman po natin na marami pa talaga tayong pagkukulang. At yun po ang purpose na hanggang sa mga araw nito ay pinarating po ng Panginoon ang kanyang salita sa atin para po tayo maging handa palagi. Kung ano man ating natutunan, kung katayuan sa limutan, pero kailangan na kasama natin
ang salita ng Diyos. Ito pong katotohanan, ang katotohanan ang isang magpalaya po sa atin. Now, sa lahat na ating mga kasama sa ministry, lahat po ng mga viewers natin, magandang araw po sa lahat. Nais mo sa atin ang biyaya at habag ng Diyos at ang kapayapaan mula sa atin Panginoon, Jesus Cristo. Namabatiin ang Biblia na patunay dito po sa sulat Eloya ni Propeta Joel sa chapter 2 verse 13. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pagitang tao lamang sa magitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil habagin siya at malalahanin, mapagmahal at hindi na madaling magalit. Handa siya magbabago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Siya mga kapatid ang dapat natin gawin. Kasi sa ating panahon ngayon, talagang marami talaga ang sabihin natin nagsisikap. Marami pong nanais ng kaligtasan. Pero mga kapatid, minsan po, hanggang na po tayo sa pagnais kung pangarap ng kaligtasan, pero napakalayo po mga kapatid sa ating pumuhay ang kalooban ng Diyos. So kaya sinabi sa Lucas chapter 6:46, bakit pagkat tumawag sa akin Panginoon, Panginoon, hindi naman ninyo ginagawa ang mga utos ko. So ganun lang mga kapatid, na marami nang tawag sa Panginoon, maraming umaasa ng kaligtasan, subalit hindi po lahat talaga ay magkamit nito. Dahil maliwanag po ang Biblia sa Mateo chapter 7:21, that everyone is sinner to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. But he does do it, the will in my Father, which is in heaven. So, yung mga kapatid, sinabi ng Panginoon. Pwede ba siyang talaga na ating katayon ngayon, comfortable siguro tayo, baka sabihin natin tama na ito. So, wala tayong kumbiyansa. Kailangan makinig tayo ng aral ng Diyos. Habang mahininga tayo, patuloy po tayo na makinig ng salita ng Diyos. Maghayaan na sa ating palisalimutan na ito, kapahamakan po ng ating mapuntahan. Kasi kung pagalis na sa limutan mga kapatid, mapunta po tayo sa punayin po natin nasahan. Sino po mabago ang direksyon ng buhay natin kapag nandoon na po tayo? Kasi pagkatapos na kamatayan, hatol na po. Hatol na po. Ayon po sa Hebreo chapter 9 and verse 27, minsan lang tayong mamatay, pagkatapos hatol na. Kaya yun po ang dapat nating pagsikapan na habang buhay tayo ay malaman natin ang salita ng Diyos. Kasi ikaw at ako, kahit sino man, wala tayong kapangyarihan na magpigil ng ating espiritu kung hininga. At wala tayong kapangyarihan na mapigilan ang kamatayan. Yan po mga kapatid. Kaya huwag na huwag tayong kumpiyansa, no, sa ating panahon ngayon. Kaya mga kapatid, no, sa bawat araw, kailangan natin, hallelujah, ang salita ng Diyos, dahil gustuhin man natin mabuhay pa ngayon, bukas, wala tayong kapangyarihan. Ecclesiastes, kumangaral, Kabanata 8, Talata 8.
Walang kapangyarihan ng tao sa pagpingil ng kanyang espiritu kung hininga natin. At walang kapangyarihan natin na pigilan natin ang kamatayan. Kaya may umalis sa bahay, may hila po nakabalik na buhay, mayroon natutulog, may hindi nakagising. So ganun po ang buhay natin. Hindi mas marangal pa tayo sa hayop ang buhay natin. Kasi ang hayop, pag paano namatay, ganun din tayo. Kaya yung mahalaga, maghanda lang tayo. Huwag sayangin ang panahon habang na mahininga tayo, habang may lakas tayo, dapat magbalik loob na tayo sa Panginoon. Kasi baka mamaya, baka bukas, ay kukunin na tayo ng Panginoon, so wala tayong magawa. Kaya gawa natin ang kabutihan, sunod tayo ng daan ng Panginoon, kanyang mga utos, kasi pwede pa tayo ihiling kung sakaling man maramdaman natin ang kamatayan, pwede pa tayo ihiling sa Panginoon. Pwede. Tulad ni Ecclesiastes, isang lingkod ng Diyos, isang hari sa Huda, na siya po talaga ay pinagsabihan ng Panginoon. So, pagitan ni Propeta Isaias, na sabi ng Panginoon kay Isaias, Isaias chapter 38, verse 1 up to 5, sabi ng Panginoon kay Isaias, punta mo si Ecclesiastes, sabihin mo sa kanya, mamatay ka na ngayon. So, dahil na ang Panginoon nagsalita, so wala nagawa si Ecclesiastes na di umiyak, lumuhod sa Panginoon. At dahil po sa kanyang ginagawa ng kabutihan, malinis ang konsensya, malinis ang puso. So, inagdagan siya ng Panginoon ng 15 years. So, ganun po. So, nga alayin, baka mamatay na ako bukas, gusto ko sana mabuhay pa bukas, hayaan mo lang. Gawa natin ang kabutihan. Magbalik lang tayo sa Panginoon, pagsisihan po natin ating mga kamalian, tanggapin ang kapatawaran sa pamamagitan ng bautismo, at yun, kapag nabautismo na po tayo, napatawad na tayo sa mga kasalanan, huwag na tayong mag-alala kung mamaya bukas wala na po tayo. Kasi pwede tayong hilingin sa Panginoon kung gusto natin. No? Pwede natin hilingin sa Panginoon ang nagkaragdagan ng buhay natin. Pwede, sapagat siya may hawak. Maliwanag po yan sa Isaias 38 verse 1 up to 5 na talagang pinagsabihan ng Panginoon si Ecclesiastes na yan talaga ay hari ng Huda na mamatay ka na ngayon. Pero dahil po sa ginawa ni Ecclesiastes na kabutihan, malinis ang konsensya, malinis ang puso, lumalakad sa daan ng Panginoon. So, pinagbigyan siya ng Panginoon ng pagkataon na plus 15 years. Ganun po. Ganun po ang buhay natin, mga patid. Now, dahil na natin alam, so ito lang gawin natin. Mamahalan tayo ng matuwid sa paningin ng Diyos. Sunod na tayo ng kalooban ng Diyos. Huwag natin isipin na anong gawin ko para buhay pa ako bukas. Kahit anong gawin natin. Pag yun ang panahon natin, panahon natin yun. Kasi ang Diyos ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Yan po sa sulat ni Psalmist David, mga batid, in chapter 119, verse 19, tandaan po natin na pansamantala lang kung buhay natin. At ang pwede po pa siya kung kailan mamatay, in Psalms 90, verse 3. Kaya itong mga patinginawan natin, sana po palagaan po natin ang mga panahon. Itong salita ng Diyos na ating napakinggan, sana po na huwag baliwalain natin ito dahil po pinakamabigat na kasalanan na walang kapatawaran
itong lapastangan ng Espiritu Santo. Kaya, ingat po tayo. Huwag na huwag tayong kumpiyansa. Huwag tayong kumpiyansa, mga kapatid. Dahil na pagdating po ng kamatayan, kahit ano pa ating gawin doon sa lugar na itinakda ng Panginoon sa atin, kung saan tayo ilagay, ayon po sa ating pamuhay. Kaya huwag hayaan na malangit tayo doon sa tinatawag nag-aalab na apoy. Tandaan po natin na isang mayaman, kung ano man ang kayamanan, kung gaano sa kayaman, kasi mayaman talaga si David Biblia. Nung namatay po siya, hindi na bago ang direksyon ng kanyang kaluluwa. Hinatid po siya doon sa tinatawag nag-aalab na apoy kung hadis. Kaya mga kapatid, ang ating pagandaan, huwag na huwag tayong kumpiyansa. Ano man ang ating mga hinahangad, alam po ng Diyos. Mga pangarap, alam po ng Diyos. Kung ano man ating ginagawa, alam ng Diyos. So, ang hinati alam na impyerno pala ang ating kantungan. So, dapat paghandaan natin lugar na yan, huwag sana tayo mapunta doon. Kasi pag napunta tayo doon, mapahamak po tayo at ang parusa na yan walang katapusan. Sana mga kapatid, nakatulong po ito mga video na ating ginagawa. Palagaan po natin ang salita ng Diyos. Maghayaan na ang parusa ang ating kantungan. Sana pong kalayaan, buhay na walang hanggang ang ating makamtan. Ulit, maraming salamat mga kapatid sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay suma sa ating lahat, sumagitan ng ating Panginoon, Jesus Christ. Ito yung lingkod, Presa Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. And sino to us, the grace of Jesus Christ, be with you us. Amen.